Chica on the road! Rise and shine, Darling Gab! Rise and shine sa ating mga kabibe. Nagsagawa ng inspeksyon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa kung ano nga ba ang sitwasyon ng mga pasaherong bumabiyahe sa Commonwealth Avenue sa pagsakay sa mga pampublikong bus tuwing morning rush hour sa kabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City. At dahil nga nakita na marami talaga pumipila, halimbawa dito sa ating kinapapwestuhan, ito yung sa bahagi ng Doña Carmen, ay magamat mahaba ang pila, ay mabilis naman ito yung pagpapasakay sa mga bus. As long as may bus agad, pinapasakay, no? Pero habang binabagtas natin yung westbound ng Commonwealth Avenue going Elliptical Road, marami pa rin mga area sa bandang Batasan at sa Litex din na talagang may pagbabalyahan na nagaganap doon sa ilang mga pasahero na gusto makasakay sa mga bus. So siguro nakikita rito na sana magkaroon ng certain area na pwedeng sakayan o babaan ng mga pasahero. Pero ito, sa tulong ng MMDA ay magkakaroon ng libreng sakay para sa mga pasahero. Simula yan ngayong araw, tuwing alas 5:30 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga yan. Ito'y dahil na rin sa dami ng bumabiyahe at may 2 military truck at 6 na bus na magbibigay nitong libreng sakay nga, no? At hanggat may pila nga daw na nakikita sa Commonwealth Avenue ay bilang ito ay temporary solution lamang, ay tuloy-tuloy yung libreng sakay na ito. Pero makikipagdialogo naman ang MMDA sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para doon sa yung mangyayaring pagkakaroon ng permanent solution. Kanina sa isinagawang pakikipag-usap sa media ng MMDA, no, ay kasama rin nila ang presidente ng United Mega Manila Bus Consortium na si Mercy Santa Maria, at banggit nga niya kung noong Lunes ay kaunti yung mga bus at humingi nga ng paumanhin ng LTFRB patungkol nga dito at kaya na maraming mga pasahero ang talagang na-stranded, ay banggit naman ng presidente na 300 plus naman daw yung mga bus na bumiyahe, naging sapat naman daw ito. Actually, sila yung bumiyahe from Angat, Bulacan, going Quezon Avenue. So dito, ito yung Route 5, 510 talaga yung bus na meron sila. Pero syempre, ilan nga doon ay nasuspinde, may mga sira dahil sa aksidente. Ay 300 pa lamang o 300 plus yung working. Pero they're trying to work out nga daw na 100 plus pa yung madagdag para doon sa mga bus na Route 5 at talagang maraming maakomoda ng mga pasahero. At yung magiging biyahe pa ng libreng sakay na ito, no, para sa impormasyon ng ating mga kabibe, ito ay abot na hanggang sa may welcome rotonda. Samantala, kung sisilipin natin sitwasyon ngayon dito, kung makikita natin, nakaantabay naman ang ating mga kasama mula sa MMDA at maging sa Quezon City Task Force at Department of Public Order and Safety sa pagsiguro ng kaayusan ng pagpapasakay ng mga pasahero sa mga pampublikong bus, no? At sa ngayon, kumpara kanina, 30 minutes ago, wala nang pila masyado para doon sa mga pasahero na sasakay ng bus. At makikita din natin ngayon na yung mga bus ay talagang naghihintay na makapagsakay. So sa ngayon, maluwag, walang problema. In fact, mayroong megaphone na hawak itong MMDA na talagang sinasabihan ng mga pasahero na kailangan ay maging maayos yung dali ng pagpapasakay. May mga karato lang nga silang hawak para doon sa sasabihin na sa bangketa ang daanan at hindi sa bike lane. At syempre, meron din silang senior or persons with disability lane. Samantala, yung lagay naman ng trapiko sa oras na ito, tuloy-tuloy naman yung daloy. Nagkakaroon lamang ng pagbigat ng trapiko bago makarating dito. Mula yan sa may Regalado Avenue hanggang sa makarating kayo dito sa may Doña Carmen. Pero asahan, bandang Batasan at Holy Spirit hanggang Ayala Techno Hub palabas sa Elliptical Road ay magkakaroon muli ng mga pagsikip ng trapiko. Parang ito'y nagiging imbudo sa Commonwealth Avenue westbound. So sa ating mga kabibe, gising na ng maaga para hindi maliit sa inyong mga paroroonan o kaya pwede yung maging alternatibong ruta ay ang daang sa Uyo going Mindanao Avenue, going North Avenue para makadiretso ng EDSA. At paalala sa ating mga kabibeng babiyahe ngayong araw, ipinatutupad po ang number coding scheme sa Metro Manila
mula yan alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, habang sa Makati ay alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga huling numero ng kanilang plaka ay numbers 9 and 0. At para sa iba pang ulat trapiko, silipin ang social media accounts ng MMDA, ang kanilang Facebook, Twitter at website. At kung may emergency man, pero wag naman po sana, tawag na sa hotline MMDA na 136. Yan muna, latest Chica on the Road mula rito sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Remember, don't be rude, be kind, and you can never go wrong with kindness. This again is Chapter 650 para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.